Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos makaladkad ang pangalan ni Miss Maricel Soriano, abay heto at kumanta na. At isang senador naman ang naniniwala din kung sino nga ba ang mastermind ang nagpakalat at kanino galing ang dokumento ng PDEA. Well, let's find out. Sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. Ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Okay. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012? Anong month yung nabenta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 2012, you're wrong. 2012. Yes, sir. 2012. So, bininta mo na after 2012? Binenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46-C. Okay. 2012 bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. March 11. Okay. Thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Apo. Ha? Kung meron kayong... Hanapin ko po. Hanapin mo. Thank you. Ito rin, ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yun? Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan ka nila? Opo. Totoo na binugbog mo sila? Hindi? Paano ko naman pabubugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your cooperation. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang condition, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. Basahin lang yung gustong basahin niya. Basahin. Please, pakibasa. Ito. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin. Dahil hindi po ako sanay sa mga ganito, alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi marinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon. Hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang imbestigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako nasagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir.
At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. You want to say something, Your Honor? Please continue later, ha? Very briefly, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, edo yung informant, para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa Chairman ay wala na, yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tigan Napolcom na kumusap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit doon tigan Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumento yun, at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Ede dapat po sumentro na po ang investigasyon ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA kung nandun man yun ang simula. Kung hindi yan tinamin over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yun, sino nga ba bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanongin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yun. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman, saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panaroon ng Chairman, nasaan na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon, at nung mga retrato at sinong paang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, yes, for the consideration of the Chairman at a later time and for the Chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Po, for granting me leeway to speak. Thank you, Senator Chief Scuderi, for those to the points that you have raised. Indeed, it is my pleasure to hear some advice coming from veteran senators who is a legal luminary. Well accepted by the chair of this committee. Lahat ng points na ni-raise mo and I'm going to consider it seriously and I'm going to rule on it in the proper time. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he got the copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion. Ha? And I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person unahin natin muna ang senador. This person has been charged
a violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code, is a tungkol ito sa false testimony. In the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen, if this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership, an outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator.